Nasa mahigit 32 million pesos na halaga ng confiscated illegal forest products ang naitala ng Department of Environment and Natural Resources Caraga mula April 14 to 15 at April 18 to 20 nitong taon. Kasabay sa selebrasyon ng World Environment Day, ibinahagi rin ni DNR Caraga Regional Director Attorney Felix Alicer ang kanilang mga naging aksyon o tugon sa problema sa illegal logging. Base sa datos ng DNR, may 12 wood processing plants ang na-dismantle o napadlak ng ahensya dahil sa hindi pagsunod sa alituntunin na pagtutroso. Napag-alaman din na may 53 insidente ng pagkumpiska ng mga illegal logs ang naisagawa ng ahensya. Nasa mahigit 6,000 cubic meters ng illegal logs ang nakumpiska at mahigit 200,000 board feet ng lumber, flitches at sticks ang nasabat ng ahensya. Umabot na rin sa 117 paraphernalia o implements na ginagamit sa illegal logging ang nakumpiska. Massive talaga natin na inspection was conducted last April 14 and 15 and April 18 to 20. For that operation, so there were logs or veneer apprehended, 6,925 cubic meters. Dagdag pa ni Director Alicer, ang mga Senros at Penros ng rehiyon kasama ng DILG ay patuloy na nagsasagawa ng monitoring and assessment sa mga lugar na tapat na pinapatupad ang mga batas pangkalikasan at ordinansa bilang suporta sa solid waste management. Ayon naman kay Engineer Wilson Trajico, ang Regional Director ng Environmental Management Bureau Caraga, may ilan-ilan na rin silang naisyuhan ng notice of violation sa iba't ibang establishments ng rehiyon. Dumadaan umano ito sa due process at binibigyan ng 60 days para mag-comply. At kapag hindi pa rin inaksyonan, maaaring mahaharap na sa kaso ang akusado. Our law, mayroon tinatawag natin na due process. After 60 days, sir, walang mangyari. We will go again the other process, which is issuance of the cease and desist order. Kagaya sa Clean Water Act, ang penalty natin is 200,000 to 500,000 pesos. Nananawagan din si Director Trajeco sa mga residente na naninirahan malapit sa tourism establishments na maging responsable sa kanilang sanitation at nang maiwasang makasira sa kalikasan na magdudulot din ng masamang epekto sa turismo. Ito si Jennifer Peña Gaitano ng Philippine Information Agency Caraga para sa Bayan.